sa mga kuko ng liwanag ni Edgardo M. Reyes. Sa nobelang ito, makikilala natin si Julio na isang probinsyano na napadpad sa Maynila para hanapin ang kanyang kababata na si Ligaya. Mahirap ang kanyang naging sitwasyon sa Maynila. Lahat ng mahirap na trabaho ay napasukan na niya, katulad na lang ng construction at iba pang mahirap na trabaho. Si habang si Ligaya naman nauna na sa Maynila, ay sa kasamaang palad ay inasawa ng isang insect. Isang araw, nagkaroon ng pagkakataon na nagkita si Julio at si Ligaya. Nag-usap sila sa kanilang mga karanasan sa Maynila at napagplanuhan na itakas na lang si Ligaya sa kanyang asawa na insek. Pumayag naman si Ligaya na tumakas, ngunit kinabukasan ay hindi natuloy ang kanilang plano. Nalaman na lang ni Julio na patay na si Ligaya. Kaya naman dahil sa galit ni Julio ay pinaslang din niya ang asawa ni Ligaya na insek. Sa kwentong ito ay masasabi talaga nating maraming mga ganitong pangyayari sa Maynila. Sa kwento masasabi kong napakalungkot ng nangyari kay Julio at kay Ligaya. Hindi sila nabigyan ng pagkakataong sumaya habang kasama ang isa't isa dahil sa mga balakid at mga suliranin na kanilang kinakaharap. Nakakapanghinayang ang kanilang pagod at pawis na iginugol para lang makita ang isa't isa o para lang makamit ang kalayaan at kaligayahan na nais nila. Bilang isang probinsyana, nakakalungkot isipin ang nangyari kay Julio at Ligaya sa nobela. Maraming mga probinsyana at probinsyano na gustong pumunta sa Maynila dahil nag-aasam sila ng maligaya at masaganang buhay at nawalang hirap. Ngunit hindi nila alam na hindi lahat ng pumupunta sa Maynila ay nagkakaroon ng masaganang pamumuhay. Sa nangyari naman kay Julio at Ligaya, dapat nating makaraming isipin ang mga solusyon na ating gagawin o ang mga kilos na ating gagawin bago natin ito isagawa. Dahil katulad na lang sa nangyari kay Julio na pinaslang niya ang asawa-asawa ni Ligaya. Hindi ito solusyon upang malampasan ang suliranin. Hindi mabubuhay si Ligaya kung papaslangin mo ang kanyang naging asawang insek kahit pa masama ito o kahit pa ito pa ang dahilan sa pagkamatay ni Ligaya. Dahil mawawalang silbi lang ang iyong buhay at mawawalang silbi lang ang katiting na pag-asa na ibibigay sana sa iyo ng Panginoon kung pinili mo lang ang tamang daan. Kaya sa mga probinsyano at probinsyana, piliin ang malinis at kalidad na trabaho na papasukan sa Maynila. Kung nahihirapan ka, ay huwag mong pilitin ang iyong sarili. Dahil nasa bayan o nasa lugar lang natin ang tunay na biyaya. Mahahanap natin ito kung pagsisikapan natin. Yun lamang po at maraming salamat.